Hello, Janet. Naririnig mo ako, Janet? Naririnig mo ba ako, Mami Tash? Yes. Hi, Mami Tash. Wait. Hello. Ayan, pwede ka na mag-share ng screen para ready na yung screen natin. So, hello, sino tong si HTC Desire, dual SIM? Hello, ayan, kung sino ka man. Sino si HTC Desire 626 dual SIM? Hindi ko alam. Ayan, nakita mo ba yung share screen sa ilalim? Ayan. Ayan, nakikita mo nga ako. Oo, video yan, hindi share screen. Nasa kabila yung share screen. Ito na ako. Ayan. Ano ba tayo? Ayan, very good. Share screen na ba, Cash? Oo, share screen ka na. Saan so, natanggalin ko yung mukha ko? Ayan. Oo, pwede mo nang tanggalin yung mukha mo. Tapos i-ano mo siya, ano ba to? Ah, Adobe Acrobat Reader. Tanggalin mo yung, ayan, tama. Full screen mode. Ayan. Ito pa. Yan, and then, pag 9 p.m. na mag-start na tayo. Sige. Oo, para mabilis tayo dahil may mga client pa tayo. Anong oras ka ba kay client mo? Australian time, Mami Tash, umaga. So, natuto na ako maging morning person. So, umaga. Morning person na ako. And yung US client naman, anong oras na ba sa kanya ngayon? Ay, share screen pala. Hindi ko makikita ang oras. So, umaga sa kanya. Hindi naman niya ako hinahanap. Ah, buti naman itong oras. Basta magawa ko lang yung task ko sa kanya, hindi na niya ako masyado hinahanap. Oo, kaso mas madali kasi pag kunyari taga-US yung client mo, mga ganitong oras ka mag-work. Kasi pag may question ka, mabilis masasagot, no? Kesa yung mag-aantay ka pa na maggabi. Nang umuo nga. Oo, diba? Pa kasi pag nag-PPM ako, gantong oras para nakikita ko. Ayan may na, nag-reply agad. Na yung client ko. Nag-reply agad. Kumali yung login. Oo. So, yon. Ayan, so mag-start na tayo. 9 p.m. na. Kahit isa pa lang ang natin, participant natin. Hello? Hello. So, hello everyone. So, this is the episode 18 ng ating Work From Home Be Awesome webinar. Yehey! O, diba? Dami na nating episodes. Anong episode number na to, Mami Tash? Episode number 18. Oo, in fairness. Oo, nakailang episodes na. Parang season 2 na ng ating webinar series. Ayan. And so, we'll give you an overview lang kung bakit nga uli namin ginagawa ni LJ to. Syempre, para ma-refresh din sa akin, di ba? So, these webinars are to help you become techie virtual assistants like us. Kahit hindi kayo techie. Ayan si Janet, hindi siya techie. Di ba? Hindi ka techie, no? Hindi. Natuto na lang. Oo, di ba? Yan. Kasi, especially yung mga nasa call center at saka lalong-lalo na din yung mga OFW katulad kay Janet. Sabi ko nga kila Ann, may napauwi na kami isa. Yehey. Ganyan, di ba? Yon. So may napauwi na kami isa. Yehey. Good job. So ang goal namin is marami pang mapauwing OFW and marami pang mapag-work from home na mga call center agents. Ayan. And ano yon? Magagalit ang Pilipinas, wala nang papasok na dollars. Ay, oy, dollars ang sweldo natin, no? Okay. Oo, marami pa rin papasok sa kanilang dollars, di ba? Ayan, so, ang question is, na usually tinatanong sa amin is, why will you want to become a VA? Katulad nung Uber driver kanina na nakausap ko. Sabi niya, ano po yung work niyo? Sabi ko, I work from home po ako. Di ba? Kausap ko kanina yung driver ng Uber and tinanong niya ako, ano ba yung virtual assistant? Bakit ka ba nag-virtual assistant? So, the reasons for me are kasi
merong time freedom, di ba? Work more time with your family, walang schedule, and also kay Janet, naka-uwi na siya sa Philippines. So, more time with your family talaga. And then, pag virtual assistant ka, you're also a business owner. So, ikaw ang mamimili ng clients mo. Ikaw din mamimili ng trabahong gusto mong gawin. Kung video editing, podcast editing, tagagawa ng website, ganyan. And then, you also get financial freedom. Kasi you earn in dollars at saka yung earnings mo is depende sa kung anong gusto mong ma-earn, 'di ba? 'Di ba, Janet? Hindi naman kailangan super galing ka kasi hindi naman kami super galing pareho ni Janet na techie virtual assistant. Konti lang. Hindi naman kami masyado talagang super duper expert, pero marunong lang kami mag-Google, 'di ba? Ayan. Correct. Oo, yan. Oo, kailangan marunong mag-Google. So, yon. So, introduce na natin ang ating guest na si Janetjoy. Kasi dalawa yung Janet namin. May isang Janet Celosi. So, siya si Janetjoy Rubrico. Siya yung OFW na pharmacist from Qatar. And now, she's working from home. So, let's say hello to Janet. Hello, Janet! Hello everyone. Hello sa, I don't know, 5 na nakikinig. Hello. No, andito na si Eloy. Hi, Mamsi. Oo, hello Eloy and Mab and Rolly. Ayan. So, thank you for joining us live today, o di ba? Yes. Oo, ayan. Thank you so much. Tapos Janet, kwentuhan mo naman kami. Why did you work from home na? Bakit ka nag-work from home? Eh maganda naman yung ano job mo sa Qatar. Yeah. Oo, so siya kasi kasi maraming maraming gustong mag-abroad, 'di ba? Yeah. Oo. Correct. Samantalang ako nandun na uumuwi bigla, 'di ba? Oo, 'di ba? Tapos ikaw nandun ka na umuwi bigla ganyan. Okay. Ayan, so, ayan. Pero ano ko, kasama naman yun dun sa kwento mo sa amin. Ituloy mo na lang yung presentation mo. Ando naman ata, no, sa presentation mo. Yeah. Okay, sige. Go na sa presentation. Game. Okay, game. So, hello everyone. Thank you for joining dito sa webinar. I'm sure, I assure you na hindi ko sasayangin ang inyong, 30 minutes? So, yeah. So, my name is Janet. Ako po yan. Yan. Ah, diba? May solo picture pala ako. So, paano ba to, mamit? Ilang taon ka ba niyan sa solo picture mo? Hindi ko alam. 30 years old. 30 na po ako. Okay. So, yeah. So, in this webinar, mas matanda ako sa iyo, mamit, Ash. So, yeah. Oo. isa't malaking announcement, mas matanda po kami lahat kay Mami Tash. Pero Mami Tash pa rin po ang tawag namin sa kanya dahil yun po ang kanyang branding. Kailangan ituloy yung branding. So, yeah. So, in this webinar, I won't be, yeah. Hindi ko sasabihin sa inyo na to go quit your job and work online full-time. So, I'm just here para sabihin sa inyo how I started, why I started, and kung ano na ba pinagkakabalahan to today. Kwentuhan lang tayo, okay? Hindi ko kayo pipilitin kung ayaw nyo. Okay? So, yeah. And also, disclaimer, hindi pa ako as in super successful. Medyo hesitant nga ako to do this webinar. Okay? Feeling ko hindi pa ako ka-inspire kasi nag-start pa lang. Talaga hindi super successful, ha? Hindi. Kasi usually yung mga nag-webinar, yun na yung mga addict na, di ba? Yung mga artist. Addict talaga? Yung mga ganun. Kaka-resign ko pa lang, guys. Actually, medyo na-stress pa ako na nga papaks na. Isang full-time na client ko kasi medyo bago pa siya. And medyo kailangan ko siyang alagaan kasi siya yung dahilan kung bakit ako umuwi. So, yeah. So, I will tell you how, why, and kung ano na bang ginagawa ko ngayon. So, yeah. My name is Janet. And I'm a pharmacist by profession. And 11 years of experience. And the big chunk of that is spent working in one of the best hospitals in the Philippines. So, yeah. So, medyo... So, as a pharmacist, and for 3 years, ako po ay nasa Qatar. January 2014, yeah. Sinimulan ko ang year 2014 na isa kong OFW.
very hopeful na OFW, optimistic na OFW. Yeah. So, as a pharmacist, gusto ko lang po kayong turuan na joke lang. Hindi lang po sila sa Mercury makikita. Ang isang hospital pharmacist po ay may mga ganyang skills din. So, mukhang scientist. Wow. Mukha lang. Oo, mukhang scientist. So, yeah. Nagpe-prepare ng mga gamot, ng mga extemporaneous preparations, anti-neoplastics, mga pang-nosebleed na. So, yeah. Oo, then, nosebleed. So, yun yung aking intro number one. So, ang aking intro number two ay, hello, good evening. My name is Janet and I'm a full-time virtual assistant. So, yeah. And now, isa po akong virtual assistant for a US online health and fitness coach and for a VA for an Australian engineering software company. So, medyo malapit, di ba, sa aking field. So, ito na po ngayon ang ginagawa ko compared sa pinakita kong picture kanina. Ayan na po ang aking ginagawa. Mix siya ng apat na to. Email marketing, SMM, website maintenance, di ba? Hindi tayo web dev. Website maintenance, pang-addict na yung web dev. And then, basic video editing. So, yeah. Which is kayang-kaya nyo rin naman and ituturo din naman sa inyo ni Mami Tash. So, huwag kayong matakot. So, bakit nga ba ako nag-decide na maging VA? Ano bang problema ko? Eh, okay na ako as a pharmacist. So, ang aking why, di ba lahat naman tayo magsisimula sa big why? Ang aking why, so, mamaya pa pala yun. Hindi ko pa pala ngayon sabihin. So, yeah. Ang challenge for every employee na naranasan ko din is not so perfect company plus poor mindset, ako po yan, is equals to disaster. So, that's times two when you're an OFW. So, yeah. Medyo malungkot, namimiss mo ang mga bagay-bagay, ang bagnet, ganyan. Pag nasa abroad ka, namimiss mo ang ulan, joke lang, ang lamok. So, bakit hindi umuulan doon sa inyo? Yeah, sa Middle East po, hindi po masyado umuulan. Kasi pag umulan doon, ano, nakatapos na ng mundo para sa kanila. So, ganon? Nasa Bible nila yun, na parang pag na-disaster sila, medyo nakatapos na ng mundo. So, hindi masyadong umuulan. Siguro mga, in less than 10 days a year lang. Distributed din for the whole year. Ay, ganun. Ayoko doon. Yeah. Gusto ko umuulan. Pero ano naman namin, Tash, kasi nag-negative 7, ganun. Oo, kasi parang desert, no? Extremes, yes. In weather. Mm-mm. At saka ang ulan doon, ambon lang compared sa Pilipinas. Na kapag yung ulan ng Pilipinas, naging ulan sa Qatar, ay lulubog na sila agad. Baka ma-stress lahat ng mga kandali. Ay, ganun. Ganun pala doon. Ibang-iba ang weather nila. So, yeah. So, mag-miss mong ulan. Marami kang may-miss kapag naging OFW ko ka. Kaya huwag ka mag-OFW, okay? Dito na sa Pilipinas. So, yeah. So, why did I wanted to work online? So, ang aking big why po ay, I want to take care of myself. O, diba? Alam ko na iba itong aking reason. Kasi, pang-selfish. Pang-selfish ang datingan. So, yun nga. I know you will say na it's selfish. Pero please allow naman me to explain, no? So, just like everyone of you here, I just want to be able to do what I want. Siyempre, ayaw natin na-feel na restricted tayo. Siyempre, kapag hindi tayo restricted, masaya tayo, di ba? And kapag masaya tayo, healthy tayo physically and emotionally. And kapag healthy tayo physically and emotionally, it follows na you think straight, di ba? I'm sure you will all agree. And you will become creative, medyo optimistic about life. And also, mm-hmm. when you have all that, that's when you're able to help your family more. Siyempre, kapag okay ka, okay din yung family mo, di ba? And then, when you're happy, that's when you're able to help your family without thinking that it's a responsibility, that it's an obligation, di ba? Ayoko kasi ma-feel na obligated ako, di ba? So, yeah. Yan ang aking big why. Gusto ko na okay ako para okay lahat ng mga tao sa paligid ko. Kasi usually, mag-start ka naman talaga sa sarili mo. Oo nga. Pero so, bakit ang dami mong sakit? Papang may carpal tunnel ka, tapos... No, hindi siya may, carpal ano tunnel. Ka ano siya ah, hindi naman carpal tunnel. Do curve veins. Hindi kasi ako healthy eater. Kaya ganon. Ganon ba yun? Oh. Stress eater ako.
So how did I started? So nung nasa abroad ako, I was actively looking for ways on how to earn on the side kasi gusto ko na talaga mag-resign kasi na-stress talaga ako. Na-stress ako sa work ko. So yeah, I'm sure kilala niyo yung mga taong 'yan. May 2016 nag-enroll ako sa IBMC ni John Orana. Tapos kinuha ko rin yung VA 101 ni Jomar Hilario. Binasa ko yung virtual careers book mga 11,000 times. Joke lang. And also, ang dami kong mga binasa online kung paano mag earn online. Parang gusto ko pero hindi ko alam actually yung keywords na ilalagay ko kay Google. So lahat binasa ko yan. So nag-apply pa nga pala ako sa internship program ni Ante Naridonto, nakakaloka. Ah, may ganun din siya yeah. Dati. Okay. Oo, nauna yun, Mami Tash. And then, nakita ko na lang na nag-reply siya sa application ko. Siguro mga matatapos na tayo sa internship ko with you. So, di ba? Siguro hindi. Ah, ganun. Hindi siguro talaga kami meant to be. So, yun. Pero ang naging Bible ko talaga is yung mga webinars si Jomar Hilario, di ba? Ano yun? Webinar ni Jomar Hilario, pinapanood ko yun. Nakadalawang webinar ako in a day. Eh, di ba? Wow, simpang. 2 hours yun. Oo. So, ginawa ko yung pampatulog, stress reliever. Tapos, dun nga kita nakilala kasi artista ka kay Jomar Hilario. Ay, ganon. So, yung isa sa mga star students niya. Oo, diba? Parang golden girl, no? Ano yun? Yes. Ano palabas yun? Yung kay di ba? Nakailang webinar ka na ba sa kanya, Mami Tash? Oo nga. Parang nakatatlo na ata ako. O, diba? So, dun ko nakilala si Mami Tash. Alhamdulillah. In God. Diba? So, yun. Napanood ko yung webinar mo. Actually, tinanong ka dun sa webinar mo. Parang anong skills yung mga kinuha mo. Tapos sinasabi mo, mag-enroll sa mga classes. Ganyan. Magbasa. Ganyan. So, and then dun ka nga nag-open nung VA internship program mo for free. Tapos parang close na nga yung application nun eh. Parang 1 week after ko na lang siya nakita. Tapos nag-email na lang ako sa'yo ng madramang email. Ikaw pala yun. Oo, na sana kapag nag-open ka ulit ng internship program, invite mo ko gano'n. Oh, so it's meant to be talaga, no? Ganun mga drama ako, Mami Tash. Tapos nagulat na ako, tinanggap mo ka, sabi mo, okay, sige, go na, gano'n. Talaga? Go na talaga. Kasi nga, kasi diba sabi mo, konti lang yung kukunin mo eh. Diba? Oh my gosh, Lord, hindi pa ako nakuha. Konti lang nga lang, gano'n. So, ayan ang aking workstation. Pa-workstation ko sa Qatar noon. Ano yan? Hashtag no filter. Ganyan talaga kagulo ang buhay namin sa Qatar. Wala kayo lamesa? nasa kitchen ng mesa. Kasi hindi ako nag-work kapag dun sa maraming tao sa baba. Kasi guguluhin ako ng mga mates ko. Tapos nagtatanong sila. Tapos mahirap i-explain, di ba? Oo nga, medyo mahirap nga i-explain. Career. Tama. Pero tumitingin lang sila sa likod ko, nagpipik sila. Parang, ate, ano ginagawa mo? Wala lang. Kasama ba din si Judy sa tumitingin sa'yo sa likod mo? Siya ang aking pinilit-pilit na gawin yung So, yeah, nakita niyo naman, kawawa ako from, plastic na lagyanan. Sa roommate ko pa yan. And then, finally, bumili na rin ako nitong mesa kong ganyan. Yoga mat lang yan. O, diba? Ganyan lang na setup ko. Importante kumikita yung laptop, diba? Tama. Yeah, wala akong pa-workstation na yung mga magaganda. Nakaka-iniigit nga ako sa mga, Mami Tash, sa mga FB groups. Ang gaganda ng mga, Sa akin din, nagulo-gulo kaya. Puro may lipstick. Ang ganda ng kay LJ. Nandito ba sa akin, LJ? Wala pa. Yung sa akin, ang gulo-gulo, may lipstick, may kung ano-anong stuff to, mga ganyan, mga laruan. May pa Darth Vader pa ako dyan. At nakita niyo ba yung aking pocket wifi na yan? Yung pocket wifi na yan ay nakakapag-serve ng 10 tao at sobrang bilis. Hindi ko ay, ang galing. Sa Qatar, no? Hindi ko kaya, oo. Mm-hmm. Ayan, aking pa-workstation. Gusto ko talaga lagi nasa floor ako. Gaya ngayon, nasa floor ako kahit may table na. Ay, gano. So, yeah. So, challenges. Challenges, ha, nung nag-start ako. So, nung nag-start ako, kukwento ko sa'yo, Mami Tash, kasi yun talaga yung, doon talaga ako nagsimula sa'yo. So, doon na talaga nag-start na
na magkaroon ng direksyon yung buhay ko as a VA nung ginawa mo kong intern. Oo, Mami Tash. Kaya I'm super, super, super thankful. Okay. So, yeah. So, ano ba? So, yung internship ni Mami Tash is super toxic as in super toxic. Joke lang. Kasi sa Middle East, ang schedule ko, broken shift. That's 9 a.m. to 12 p.m. Tapos, from 12 to 4, uuwi ka, kakain, kahit anong gusto mong gawin. And then, after noon, babalik ka ulit sa work ng 4 p.m. to 9 p.m. Yeah. Ganyan po ang trabaho. Oh, hirap sa, naman noon. Hiwalay. Ah, okay. Yeah. Sanay ako sa 16 hours na shift na dire-diretso sa ospital. Pero nung lumipat ako ng Qatar, tapos ganun yung schedule, medyo naloka yung katawan ko kasi hindi talaga ako morning person. So yeah, so that's work at 9 a.m. to 12. Tapos in between, uuwi ako ng accommodation. Magwi-webinar si Mami Tash ng 3 p.m. Qatar time. Oh. And then yung webinar mo, diba, usually is for 2 hours. Pero at 4 p.m., yeah, at 4 p.m. babalik ako sa work. So ngayon, alam mo na, nabuko mo na ako. Sasabihin ko na po sa inyo. Iniiwan ko lang po ang laptop ko na open, pero hindi talaga ako nakikinig sa webinar. Kaya pala kapag tatanong ka, Janet, nasan ka na? Kaya nga. Naririnig ko ngayon sa recording, oh my God, hinahanap niya ako. Makailaglag na niya ako sa internship. Ganon. Kasi hindi ko dinadala yung laptop sa work. Usually, pag sa work ako, pharmacist ako, focus ako. Kasi syempre, mm-hmm, nasa ibang bansa. Oo nga, mahirap yung magkamali. So, I get home around 9:30 at most. Tapos, sa harap na ako ng laptop, magdi-dinner niyan. Papanuorin ko na yung replay ng webinar ni Mami Tash. Tapos, si Mami Tash lagi yung may pa-assignment, diba? As in. Mm-hmm. And usually, yung mga assignments na binibigay ni Mami Tash is for clients, is for her clients. So, dapat, wala kang choice kundi gagawin mo talaga agad. Yes. At ang deadline, nakakaloka. Bukas. 9 a.m. Philippine time. Eh, kararating ko ng lang ng alas 10 ng gabi. Tapos, ang 9 p.m., 4 a.m. yan sa Qatar. So, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Kailangan matutunan ko na lahat ng webinar niya. Tapos, may pasok pa ulit ako ng 9 a.m. So, wala. Zombie talaga ng mga panahon na yon. Ayan, bilib na kayo kay Janet. Hindi. As in, super hirap ako. Oo, alam ko yung feeling nun dati, nung pinagsasabay ko yung full-time na work. Para kang nalulunod, no? Pagka yeah, nagising ka, para kang galing sa pool na mabigat yung katawan mo, tapos para kang nalunod, ganyan ko lang kasi yung tulog, no? Ganun. Sobra. Literally, zombie talaga, as in. Siyempre, hindi ko kasi pwedeng sayangin yung internship kasi hello, free na yon, tuturuan ka ng skills ni Mami Tash. Aarte ka pa, diba? Sasayangin mo lahat. So, yan yung mga challenges. Yan yung mga challenge ng kung paano. Yan yung dapat na, I don't know, yun yung mga mapagdadaanan mo kung gusto mo talaga maging TA. As in, paghihirapan mo siya, hindi siya ganun kadali. Pero kasi kapag gusto mo, diba? So, what to do po? Anong gagawin? Anong mga gagawin mo to finally have that VA career? So dapat magdasal ka, mag-aral ka, and yung mindset mo, babaguhin mo talaga. Diba? Babaguhin mo talaga. So, kasi habang nag-start ka, nung nag-start ako, medyo poor pa ang aking mindset. Hanggang ngayon naman, tinatry ko naman na hindi na siya maging poor. So, nung nag-start ako, lagi akong may doubt. Yeah. Minsan magte-text ako kay Mami Tash na, Mami Tash, hindi ko yata kaya. Parang maaga ba ako masyado nagka-client. Baka wala naman pala talaga akong talent. Tapos kumuha ko ba na ako ng client, diba? Tapos si Mami Tash lagi lang yun magsisend ng mga links para basahin mo to, gawin mo to, ganyan siya ka-supportive kahit ano siya, busy siya sa iba niyang mga estudyante. So, yeah. So, I was really doubting myself kung kaya ko ba because for the longest time, pharmacist ako, tapos bigla ako nagbago ng career. Tapos, syempre, since nagka-clients na ako, I get paid for it. So, I should do my job and give results, diba? Kasi, syempre, binabayaran ka na, tapos kailangan umayos ka. So, yeah, and then, kailangan matindi yung mindset kasi, yun nga, magiging zombie ka,
isasakripisyo mo yung tulog mo. Lalo na kasakit, pinagsabay-sabay ko lahat yun. Dalawang client, internship with Mami Tash, tapos full-time job. So, and then, yun nga, sa Qatar, every Friday lang ang off. So, once a week lang ang off. So, tapos yung once a week na off pa na yun, syempre, maglalaba ka, maglilis ka ng bahay, gano'n. Tapos, kulang-kulang ka talaga sa time. Yun nga, wala, yun talaga ang pinaka-problema ko, kulang talaga ako sa tulog. Yung mga roommates ko, natulog na, nagising na, ako nasa laptop pa rin. So, nagtatrabaho pa rin. So, I guess what I'm really trying to say is, if you really, 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 really super want something, you should be prepared. Should be prepared to be a zombie. So, yeah. So, yun nga, ang i-impose ko lang, ang instill ko lang sa mind ninyo is yung mindset. Because really, mindset is everything. And kapag medyo na-stress ka na, yun nga, babalik ka lang lagi sa why mo. Kapag tinatamad ka na, away mo yung sarili mo, pag napapagod ka na, pag na-stress ka na, tapos babalik ulit sa why mo. Parang, dapat solid yung mindset kasi sa pag-VVA, wala kang ibang asahan kundi, I don't know, sarili mo. Ikaw mismo yung magmamotivate sa sarili mo. So, yeah. So, learning, yun nga. Maghanap ka ng mentors, lahat ng mababasa mo online para ma-improve yung skills mo, basahin mo, manood ka lang lahat ng mga webinars kung tamad ka magbasa, i-friend mo si Google, lagi lang naman siya nandyan for you. Tapos, and palagi ka lang magpa-pray. Ayan, magpa-pray ka. Kapag na-stress ka na, pray ka lang. Ako, I will always watch Brother Bo's and Brother Arun's talks para mabawasan yung stress. Kilala niyo ba si Brother Arun? Masaya siya. Oo, ang galing niya kumanta. Yeah, ang saya-saya niya, Mami. Pinantahan niya yung ano, meron siyang dun sa Wealth Summit. Mm-hmm. Pinantahan niya yung wife niya. Mm-mm. Andun siya, so, masaya. Mm-mm. Masaya siya talaga. Masaya si Brother Arun. So, yun. Yun ang mga ginagawa ako. Tapos, so, ayun. Lagi lang talagang magpre-pray. Tapos, ano pa bang sinabi ko dito? Sure lang. So, surround yourself with friends na magigets ka. Ako, ang natutunan ko dito sa pag-VA, I don't know, Mami Tash, bakit kapag ang virtual career, ang hirap i-explain sa iba? No? Oo, mahirap nga i-explain. Sinasabi ko lang. Gumagawa ko ng website. Oo nga. Basta, IT pala kayo. Hindi, kuya. Hindi ako IT. Ano lang, magawa lang ng website. Yung madali lang, gano'n. Kasi pag IT, mahirap na yon, gano'n. Yung mga friends ko kapag, yun nga tinatanong nila ako, akala ko ba magdudubay ka na? Ba't ano nangyari? Kasi ganito na ginagawa ko ngayon. Tapos, halimbawa, isang medyo makafeel, mafeel ko lang na may konting, may hint ng doubt or may hint ng na question mark sa boses nila. Hindi na ako nag-explain further. Yung, okay, gano'n na. Okay, gano'n na. Hindi na masyado yung nag-explain. Kasi, oo. Ano, mas gusto mo na yung mag-gets ka nila. Pero marami naman akong friends na sobrang interested. So, yeah. So, ano pa ba? So, yun. Mindset, mag-aral, and palagi lang magdasal. Kumattend ka ng mga meet-ups, ng mga totoo, living and breathing VA, kagaya nga nung napuntahan kong meet-up last time. Totoo pala ang mga VAs, Mami Tash. Ay, may mga VA ba doon sa freelance? Madami kasi nung napunta ako, parang sabi ko, puro writer ang mga nandito. At saka mga business person talaga. Oo, hindi, pero hindi naman masyado kasi maraming VA nung nagpunta ako. Sabi ko, mga writer, so... Siguro mga writer talaga yung maraming nag-freelance. Andun ba si Altea? Sila ano? No, wala siya. Gusto ko nga saan siya. Makita kayo lang wala siya. Ano dun lang ngayon nga si, of course, si Marvin De Leon. And, si John Pagulayan. John Pagulayan. Yes, John Pagulayan. Si Enteng. Oo, nandun nga siya. Hindi ko alam na nandun pala siya. Ah, hindi kayo nakita? Hindi ko alam. Baka kasi nasa likod siya. At saka, ano, kilala niya na yung mga tao dun, Mami. Siyempre, bago lang ako, di ba? Tapos sila magkakakilala. So, hanggang ako naka-isolate ako, ganun. Ay, alam mo, sa susunod pupunta kami. Kasi, di ba nga, dapat niya kasama ka. Pero hindi ka naman sama. Kasi naman yung mga clients ko, sabay-sabay sila.
Ayaw mga walang marinig. Ay, i-chat ko na lang pala kasi hindi nga nila ako marinig. Okay, sige, go lang habang nag-chat ako sa kanila. O, sige. So, ano pa ba? Yun nga, matin kayo ng mga workshops, ng mga meetups. Tapos, yun, dun, actually, lahat ng mga tao doon, nung tinanong ko sila, kasi parang karamihan sa kanila, ano eh, online. Full-time sila online. So, I was asking them kung if it's worth it. Sabi, lahat sila as in, yeah, oo. Parang hindi na ako babalik to sa dati kong job. So, alam mo yung mapifeel mo na, ah, okay, tama, tama. Siguro tama nga naman talaga itong decision itong pinagagagawa ko ngayon. So, yeah. So, yeah. So, additional lang, you have to be prepared, yun nga, emotionally. Because, especially if you're transitioning from a full-time, traditional 9-to-5 job, you should really be prepared sa change na kailangan mong maranasan gaya ngayon. Mga changes na nararanasan ko. So, ayan. So, where did you get your first online job? So, yeah. I got my first online job sa onlinejobs.ph kasi hindi kami friends ni Upwork. Ayaw niya sa akin. Galit siya sa akin. Pero meron akong rising, ano nga ba yun? Ano tawag din mami? Ash, rising talent. Oh, hindi kaya ako nagkaroon ng ganon. Sabi ko, bakit yung iba meron noon? Ako wala. Di ba si LJ, parang 1 week or si Janet ba yun? Janet Filose, nakuha nila parang ambilis. Ako nakuha ko siya after 7 months, gano'n. Tagal ha, dapat ano na yun, top rated ka na nun pag 7 months. Tapos hindi na ako dumaan dun sa rising talent, top rated agad. Diretso ka na kasi nga, adik ka, di ba yun? Ay, gano'n. Pang ano kay. So yeah. So hindi ka na talaga pwedeng dumaan dun, Mami Tash, kasi ano, diretso ka na kaagad. So, yeah. So, yun. So, online jobs at PH kasi hindi kami friends ni Upwork. Si Upwork, lagi lang akong pang-interview, ganun. So, friends kami ni online jobs at PH. Hindi ko rin alam. Siguro kasi ang daming kalaban talaga sa Upwork. Mga magagaling sila mag-English. So, yeah. So, ayan. Dito ko nakuha pala ang aking first client. Diba? Nakita niya po ang aking ano, interview venue. Talagang nandun sa tapat ng ano, aircon? Tapos, di ba maingay yan? Hindi oo. Ko alam. Anong ginawa mo? Yan. Paano kayo nagkaintindihan? Hindi. No, mga, pero minsan tumatahimik siya, Mami Tasha. Kasi siya pwede ako maingay siya. So, ayan. Kasi, nandiyan banda yung wifi sa bintana. So, at saka kasi, usually, ganyang oras, kapag nasa labas ako, ibig sabihin, nandiyan ang mga roommates ko, kompleto sila. So, ayoko, baka umingay sila. Ganun. Tapos, syempre, hindi ako komportable na nag-i-English habang nandun sila. So, yeah. So, dito ko nakuha ang aking first client, October 16. Nag-start ako kay Mami Tash ng internship, August 22. And then, October, after 2 months, nakakuha na agad ako ng first client. Alam mo na, masyadong bilib na bilib sa sarili, kumuha agad ng client. Tapos na nagka-client na stress na dahil marami palang pinapagaw. Hindi pala bad effect. So, dito ko nakuha ang aking second client, diba? Just sa lugar na yan. Kasi wala akong roommates niyan. So, tapos yun na nga, in-email ko si Mami Tash. Ayan, Mami Tash, hired na ako sa tribe client. Diba? Si Mami Tash ang tubulong sa akin na makuha ang client na ito. Oo, na-client ko rin pala ngayon. Weird. Small online world. Oo, diba? Yes, diba? Oo, nagulat ako doon. Oo. Oo, sinabi ko sa'yo, client ko siya, client natin siya dati, diba? Alala mo. Ganun. Oo. So, yan, itong client na to, tinulungan ako ni Mami Tash na makuha yung siya. As in, alas dos na madaling araw, nag-record pa si Mami Tash. Ganito yung gagawin mo, ganyan, ganito, umayos ka, ayusin mo. Oo. Ganyan. Ganyan yung, ganyan ang help na maibibigay sa'yo ni Mami Tash. Ganyan ito laging na nangyayari. So, yan, November 2016. So, August, nag-start ako kay Mami Tash. October, nakakuha ko ng dalawang clients. November, ang lakas-lakas na loob ko, nag-resign ako. Diba? So, hello, magre-resign na po ako. Kahit medyo hindi pa talaga super, syempre, yung kinikita ko as a VA. Kasi sobrang on the side lang talaga. 4 hours, 2 hours a day lang yung sa isang client. Tapos yung isa, parang nag-average lang ako ng 4 to 5 hours a day do sa mga clients ko, di ba? Saan ko siningit yun sa schedule ko? Hindi ko na rin maalala kung saan. So, yeah, November 2016, nag-submit ako na resignation.
And April lang ako nakauwi because ganyan po sa Qatar, hindi po after two weeks notice ang pagre-resign. Forever ang pagre-resign. Hindi ka kagad-agad makakaalis. Kaya para sa mga gusto mag-OFW dyan, ayun. Babala. Shoke lang. So, how's life now? Kamusta na ba ako ngayon? So, I don't know. Kamusta na ba ako? Nag-start pa lang ako sa aking isang client. So, medyo actually stress pa ako. Nangangapa pa. Pero, ang importante lang na sasabihin ko sa inyo is, itry nyo lang. Masaya naman ma-stress eh, di ba? Lalo na kapag para sa ikabubuti naman ng yung buhay ang ikinaka-stress. Tsaka malinis mo rin yung mga stress na yan. Hindi pwede masaya lang lagi. So, how's life now? So, March 2017, I got my third client. Diyan sa lugar na yan. O, di ba? Meron pa akong pa-painting. Nakita nyo ba ang aking ano? Oo nga. Ano yan? Barbecue ba yan? Grill? Barbecue. Barbecue something. Tapos, nakataas. Ayan. Tapos, nakakatawa yung isa kong habang interview. Biglang umakyat. Rooftop to kasi. Diyan lang kasi yung lugar na tahimik kapag nandiyan lahat ng mga roommates ko. So, nahuli pa ako ng isa kong roommate na ano, muntik na siyang tumawa sa itsura ko kasi coat ako. Naka-coat tapos ako naka-short. Tapos naka-pajama. Oo. Ako rin hindi ako makatayo kasi naka-short ako. Naka-t-shirt pero naka-short. So, hindi ako makatayo pagka nag-uusap kami ng may video. So, ang saya. Yun nga nakatubang aking pa-painting, mami. Kasi nagustuhan talaga ako na mabuti na sana hindi siya malaglag. So, yeah. So, I got my third client here. At yung client na yan ang naging dahilan kung bakit ba ako nag-resign. Kung bakit ba ako umuwi ng Pilipinas. Actually, ang initial na plan ko is dilipat ako ng Dubai. Okay na lahat ng papers ko. Nag-exam na ako. Trabaho na lang talaga kulang. Ang initial plan ko is nag-VA ako and habang naghahanap ng work sa Dubai para at least ano pa rin, tuloy pa rin ang cash flow. Yung talagang initial plan. Kaso, itong third client na to, yung offer niya sa akin is pinantayan niya yung salary ko bilang pharmacist sa Qatar. So, syempre, hello, uwi na, no? Aarte pa. Direction na uwi. Hindi na magdu-Dubai kahit ang daming ginastos sa Dubai. Oo nga. So, ito yung ano niya. Ito yung kanyang email ni Sir. So, ayan, hinighlight ko lang na the strengths I see you bringing to the role, oh, diba, wrong spelling wrong, is more on your motivation, initiative, and professional approach rather than broad experience in a marketing role. So, aminado naman kasi ako kay client na hindi ko to kaya. Kinukwento ko nga sa'yo, Mami Tash, no, na January pala nagkukulitan na kami. Na, sir, hindi ko po kaya to. Hindi, no. Nag-ask siya ng interview. Tapos lagi kong dinideline. Wow. Hinabol-habol ka pa ng client mo haba ng hair. Pang matalino kasi yung ano role. So, hindi pa kasi talaga ako ganun ka-confident na para sa role na yun. Pero sinabi niya, alam ko, ganyan. Pero yun nga, tsaka kasi sanay sila sa ano, sanay sila sa Pinoy. Kasi may branch sila dito. And then, alam niya kung ano yung Pinoy. So, yeah. So, ayun, I would prefer to make the selection based on the right person. Ako daw ang tamang person to grow with us moving forward. And for this reason, happy to be patient and make a formal offer with us. So, ayan. Siyempre, umuwi na si Janet, diba? Hindi na umarte. Hindi na nag-Dubai. So, yeah. April 1, kauwi ko pa lang po. Noong April 1, sa Pilipinas. Yeah. So, ayan. So, ito na ngayon ang aking workstation. Hindi na kagaya dati. Ang workstation ko na po ngayon ay sa coffee shop. Ayan na po ang aking hangout. Diyan na po ako nag-hangout. Ayan, dito po. Nagtago po ako sa Taguig. Nag-rent po ako ng place at kinulong ko po ang sarili ko dito. Para, kasi nga, since hindi ko nga masyadong gamay yung role ko dito sa client na to, syempre kailangan mag-aral pa ako, magseryoso ko. Kasi syempre, sayang naman opportunity kung baka mamaya kung gaano niya ako kabilis hinay, ganun din niya ako kabilis i-fire, diba? So, kailangan umayos. So, yeah. So, what's this one? Okay. So,
aking final words talaga, ay mag-try kayo. Mag-try kayo and then mag-start kayo. So, what I really wanted to take away from this webinar is we should really have a bias for action, di ba? Kasi wala namang gagawa nun for you, ikaw lang. So, I will just tell you to go out there, try nyo, and start doing something. Kung ito talaga yung gusto nyo. Kung halimbawa, you find yourself na, okay, gusto ko rin gawin yung ginagawa niya, gusto ko rin maranasan yung nararanasan niya. So you really have to, yeah, to have a bias for action. Dapat ikaw yung tutulak sa sarili mo na mag-try and mag-start na gawin yung mga steps. Actually, yung mga steps is nasa harapan mo na eh. Ang dami lang, I'm sure marami na kayong naririnig and then nababasa na how to do it. Kaya ngayon, how to do it. So, dapat, ano, hindi, since everything naman is lined up na for you should really have to do something, di ba? For you, kasi wala, yun nga, walang ibang gagawa nun, kundi, ikaw lang, di ba? So, yeah. And then, ano pa bang masasabi ko? So, actually, I'm really, you don't know how scared I am right now na nag-resign ako from my job. It's a really good paying job. And of course, nasa ano na, maganda yung benefits. And yeah, of course, nasa ibang bansa ka na yun nga. Diba, maraming nag-wish na makapag-abroad sila. And then ako, nag-resign lang ako. Kahit na sinasabi ng boss ko na mag-vacation ka lang. Ako talaga, no. Uuwi na po ako. Yeah. So, pero ay, ganun talaga. Oo, dalawang beses niya akong pinantahan. Sabi niya, Janet, mag-vacation ka lang. 3 months. No, sir. Tapos, meron pa siyang paano. Meron siya. Nung hindi na niya kinaya dahil lagi akong doon ng no. You see, hindi ka namin masyadong pinapahirapan. May ganun na siya. May ganun na siya. Emotional appeal. Hindi ka naman namin masyadong pinapahirapan. Di ba na nagkaroon tayo ng problema? Sinuportahan ka naman namin. May mga ganun. Sir, no talaga. No. Tumi na po talaga ako. Yeah. So, will I do it again? Of course, with my job to work on my full-time. I mean, answer will always be yes. You know? Because as they say, you will always regret not trying in that starting, di ba? Actually, pagi mo naman sinasabi, sana ginawa ko to. Hindi mo naman sinasabi na, ba't nga ba ginawa yun? Usually, ang sinasabi na, sana ginawa ko pala to. Sana nag-aaral ko mabuti. May mga ganun. Sana. Ganun. So, ayun, just be optimistic and commit to do your best para mag-work yung pag-VVA na ito. Kung ito talaga yung gusto mo, you see? And palagi lang talagang mag-pray. Yan lang talaga yung ano ko sa inyo. Pray lang kayo. Pray lang kayo palagi. Kahit naglalakad kayo, mag-pray kayo na Lord, i-guide mo ako. Bigyan mo lang ako ng peace of mind. Kung ano ba talaga yung dapat kong gawin. Kung ito ba talaga ang para sa akin. Tulungan niyo na lang po ako. So, ano pa ba ang aking masasabi? So, and then you just really have to accept na just like any other job, itong pag-VVA na to, hindi to easy. Hindi siya talaga madali. So kailangan talaga yun nga, kagaya na sinasabi ko, dapat strong yung mindset, you see. Because when it's not easy, so, ano yun, magkukwit ka na. So, dapat prepared ka talaga palagi. Kasi hindi naman, this is just like a regular job na, ano lang, virtual lang. So, wala rin naman talagang sobrang difference from a regular job. Kasi kailangan mo rin mag-aral, matuto, maging disiplinado. Pero syempre, mas maganda yung benefits because you can just be in your house. Diba? Nakapajama. Tapos, pero nag-work and nag-earn ng dollars. So, yeah. So, I will end this presentation with this prayer. Ayan po ang aking prayer na palagi kong nire-recite sa aking mind na pag na-stress na ako, lalo na kapag yun nga, pag OFW ka, as in, sobrang nakaka-stress. So, hindi ko naman kayo dini-discourage na maging OFW. Okay din naman, try nyo rin naman. Kasi actually, marami namang talagang tao na naging successful naman as an OFW. Pero of course, when you ask most of them, they will always say na, given the chance, they would just rather, you know, stay sa Philippines and not go abroad. But then it's maganda rin naman na i-try nyo rin yung experience na yun kasi if not
kung hindi dahil sa experience na yun, hindi naman ako mapupush na maghanap ng ibang way to earn. You know, na pwede rin pala, yung may ganito pala, yung alam mo yun, kasi syempre di ba nabuhay tayo na parang, okay, you go to school, you graduate, and then you find a job. Meron din palang ganito. So ngayon na pala, niloko pala tayo ng mga parents na joke lang. So ngayon, pwede nyo lang sabihin sa mga magiging anak nyo na you go to school, you graduate, and then you work online full time. Oo. Hindi naman work online. And then you have a business online. Ganun. Yes, oh. You have a business and develop a business entrepreneur mindset. Mga ganun. Niloko pala tayo ng parents natin. Hindi pala tayo dapat maghanap ng job. Niloko talaga. Naloko din sila. Kasi sa bagay, ganun. Oo. Yeah, ang family ko kasi is OFW eh. Pero medyo marami kami na OFW. So, diba? So, na expose ako sa ganung way of life. So, kaya akala ko ganun din pala dapat. Kaya lang, syempre, ayun, masaya din naman kasi kapag stress ka, dun ka mas natututo. So, hindi naman ako super stress, 'di ba? Halata, hindi halata. So, itong aking serenity prayer, so God grant me the serenity to accept the things that I cannot change. Courage to change the things I can and wisdom to know the difference. Lagi ko 'yan nire-recite na 'yan, yung prayer na 'yan. So, ayun lang. Thank you so much. Yeah, hey, thank you so much, Janet. Ayan, ang dami-dami nilang ang dami nilang tanong. Ayan. So, tingnan natin. Madami may tanong. Clap, clap, clap talaga, Mary Fe. Tama. Uh-oh. So, i-ask nyo na yung mga questions nyo kay Janet. May nag-ask kanina dito. Paano ko ba yung makikita ang question? Sa chat nila. So, meron silang sinabi na... saan nga ba yun? Stop ano yung course daw? Wag na. Kasi wala akong slide. Okay. So, ito na lang. Oo, yung course mo daw, sabi niya, pakita mo ulit sa Which kanila. Course? Ano daw yung course mga courses na kinuha mo daw? Sabi ni Irene. Saan na ba yan? Courses na kinuha. Ang alam ko yung kay John Orana, yung IBMC. Yung kay John Orana na IBMC. This is actually for the super advanced. Oo. So, hindi mo siya naintindihan nung kinuha mo siya. Oo, alam mo lang. hindi naman sa dinidiscourage ko yung mga tao na kumuha ng IDMC because initially naman, at front, sinabi na ni John Orana, this is not for the newbies, this is for the advanced. Kaya matigas ulo ko. Sige, go. Oo, ako din matigas ulo ko. Oo, kasi gusto ko talagang, paano ba to? Bigyan mo ko ng direction kung paano ko gagawin to. So, kinuha ko yan. That's actually mahal. Super mahal. Ayun, pang-advance siya. Naiintindihan ko na lang siya, Mami Tash, nung nasa yun na ako, na parang, ito pala yun. Okay, ganun. Kay Joma Hilario, VA 101, and then yung virtual careers book niya, ginawa ko siyang Bible, kagaya ng sinabi ni Joma Hilario. And lahat ng webinars ni, lahat talaga, most of these webinars, yun, as in, ginagawa ko yung stress reliever. Dalawang webinar a day, that's 4 hours. As in, lagi lang yung naka... Misa umiiyak pa ako kapag nag-webinar yung mga tao. Ganon. May umiiyak ba sa webinar? Ako. Sino kanino nga bang webinar yun na naiiyak ako? Kasi sobrang nakarelate ako. Sino na nga ba yun? Tapos minessage ko talaga siya, hi, I'm super touched. Ganon. Sino kaya yun? Kalimutan ko na. Margarita Papica. Tapos, sorry, yung course yung tinatanong mo, yan lang, VA 101, IBMC, virtual careers, at saka kasi, yun nga, sabi ko nga, nag-start lang talaga ako, nagkaroon ng direksyon, kung kayo mamitash na, kasi nag-intern ka na. Oo, salamat mamitash. Welcome! Ayan, kasi, i-lay out na sa'yo, Mami Tash, lahat eh. Ito yung gagawin mo. Ito yung paano mo ayusin yung upward profile mo.
ano yung mga skills na dapat mo matutunan. And si Mami Tash, techie siya ha. Medyo hindi siya pang social media. So, oo, hindi ako pang social media kasi tamad ako. Hindi na masyadong techie, pang medyo tamad. Kasi yung social media kasi inaano kasi minomonitor araw-araw, ganyan. Yeah. Pero na-enjoy ko yun kasi parang pang matalino siya, ganun. Parang, oh my God, nakakagawa na ako ng website dati. Oo, galing-galing ko, ganun. Tapos aliw na aliw ako yung tipong, alam mo yung tinuro mo sa amin before you drive, yung sabi, madali lang to, masaya to, drag and drop lang to. Tapos, oo, di ba? Saya. Ngayon, DB ba? Naman. Oo nga, di ba? Ayun, yun yung mga kinuha ko. Yun lang talaga, dun lang nag-start talaga yung buhay ko kay Mami Tash. So, super thankful ako as forever, Mami Tash. Yun, tapos sabi, oo, go. Oh, game. Sige, ang gagawin mo lang naman kasi is makinig eh and mag-aral. So, everything is laid out na already for you. So, huwag nang umarte, di ba? Oh, ang gagawin mo lang makinig at gumawa ng homework. Yes. Kasi kung hindi mo gagawin yung homework, sasabihin mo, na-overwhelm na ako kasi wala kang ginawa, kaya na-overwhelm. Diba? Oo nga. Kung ito talaga yung gusto mo, dapat talaga umayos ka, ayusin mo ang sarili mo. Huwag umarte. So, paano ba itong chat na ito, Mami? Ayan, i-drag-drag mo lang. Tapos sabi niya, ano daw ang mga tools na inaral mo? Sabi ni Mary Faye. Tools. Tools. Ano ba? Yung WordPress, Thrive, mga ganun. Yeah, Oo. WordPress, Thrive, lahat ng tungkol sa website. Sa lahat website, nung tinuro ko, ganun. Lahat. Lahat. Email marketing, of course, yung mga marketing automations, di ba? Oo, kasi yun yung mailer light. Oo, yung mga ginagamit na yung mga ginagamit namin sa client ni LJ, yun yung tinuturo namin sa kanila para parang totoong client na, di ba? At saka ang binibigay ko kasi sa inyo noon, totoong client work. So, talaga. Kailangan galingan nila kung hindi sasabunutan ko sila. Oo, naramdaman ko naman yung Mami Tash kasi minsan nagagalit ka na sinasabi mo, uy, yung mga pinapagawa ko sa inyo, gawin nyo. Oo, nasaan na? Ang deadline natin. Uy, maaga naman ako nagsasubmit ng deadline mo. Oo, very good. Kasi nga sabi ko, wala lang kasi sobrang ano lang ako nun. Sobrang thankful lang ako. Yung internship na yun is sobrang importante sa akin kasi nga, free siya eh. Free, tuturuan ka ni Mami Tash. Nung batch namin, kasi nga interns kami, tinuturuan niya kami ng skills and yung course na yun, kung i-compare mo sa iba, magkano? 50,000? 10,000 a month? Or for the whole 3 months, magkano? Pero sabi, libre lang, di ba? Basta magtrabaho lang kayo. Oo, basta magtrabaho lang. Sa gisingin niya sa hindi pag kinaantok ka, gawin mo. Walang ibang gagawa ng free. Ikaw lang talaga. Ano pa ba? Tools, yeah. Tinuruan mo rin naman kami ng social media tools. Yung mga buffer. Konti, mga buffer, ganun. Canva. Ano pa ba, Mami Tash? Ano pa ba, mga ano natin? Wala yun lang. Mailer Light podcast editing. Podcast editing, of course, yeah. Yung audition. Mm-mm. And yung mga, mostly talaga website maintenance. Lahat ng napapaloob sa kung paano sa website. Sumumi, hadjar, lahat. Mga ganun-ganun, lahat yon tinakil namin. Tapos yung nagtatanong kung, Google Drive. Yung kung ano daw, kung kailan daw ulit yung internship. Wala na kaming internship ngayon. Ang meron na lang is yung mentorship program. Is yung paid na. Oo, yung paid na. Kasi pinag-testingan ko lang sila, Janet. Oo, tapos ginawa nila kaming guinea pig. Sabi ko, effective. So, pwede na ang i-launch. Sabi ko, ay, effective. Natututo sila. Okay, pwede nang i-launch. Ganon, yun. So, ano na siya? Paid na siya ngayon. Tapos, ang ginagawa namin, pag masipag kayo, then we pass on client work to you para marunong kayo na rin mag-ano. Pinag-practicean talaga kami ni Mami Tash. Pinag-practicean namin sila. Naman. In a good way naman. Kasi, at saka doon mga panahon yun talaga, as in, wala kang ibang choice kundi gawin ng maayos. Kasi syempre, hindi ka naman pwede mapahiya kay Mami Tash nung oo nga. Kapag ano nga, ako na nga gagawa niyan. Kasi, ganun yung sinasabi niya. Ako na nga lang, ganun. Ano ba yan? Ayan, ilalagay ko sa chat yung course. Ito yung course.
At saka gwapo yung client ni Janet. Sino ba yung nangingi Australian? Talaga, oo, nangingi talaga ng picture. Patingin niya yung client mo. Ganyan. Ay, oo. Oo, correct. At saka mabait siya. Oh, hindi ko na pala siya tinatawag na sir. Yung first name na lang daw niya. O, diba? Wow, ang bait naman nga ni client mo. Ang saya. Oh, may questions pa ba kayo for Janet? Ano ba sabi niya? Kung marunong ka ng tools, wala mapagagamitan kung wala ka pang client. Kung wala ka pang client, oo. Kapag kaya maganda yung nabibigyan kayo ng work. Pero oo. Kasi kahit wala ka pang client, it's maganda din na laruin mo na yung... You will use it for your own website. Oo, yan. Correct. Kasi requirement yun sa amin. Oo. Dapat may website ka kasi hindi ka makakakuha ng client pag walang portfolio. Makakakuha ka naman. Oo, makakakuha ka at makakakuha ka. Pero hindi yung maganda yung rate at saka hindi ikaw agad yung mapipili ni client. Oo. At saka ano, mahigpit si Mami Tash, strict ah. Okay? Kukuha lang kayo ng client na $10 per hour. Oo. Dapat oh not God. Less than $10. So kaya alam niyo na kung anong rate ni Janet na nagsimula siya. Oo, kasi nga hindi pwedeng mababa doon. Kasi tapos, actually, ano, yung first ever client ko nga, di ba? As in, walang kurap-kurap, $10 rate ko. Okay. Oo, di ba? Okay. Tapos umokay lang sila. Walang kareklamo. Okay. Yeah, okay. And then, I don't know, parang maswerte lang din ako, Mami Tash, kasi yung first na client ko, parang ang importante lang sa kanya talaga, magawa mo yung pinapagawa niya. Hindi na niya ako tinanong kung yung background ko, anong background sa buhay. Asan ang diploma mo, mga ganyan, certificate. Walang ganun, Mami Tash. Oo. Yung sa kanya, parang ito yung problema ko. Kaya mo bang gawin? Tapos, okay sir, sige, gagawin ko, tatry ka, tapos check mo kung okay sa'yo. Okay. Okay. Diba, ganun ang mga, ano, o ganun ang mga online clients, hindi ka nahanapan. Asan ang resume mo, asan ang diploma mo, asan ang NBI clearance, walang ganun-ganun. Correct! Walang NBI clearance. Walang ganun. Kasi kapag tinanong niya ako, okay, asan yung 4-year IT course mo para mapatunayan? Oh my God, wala talaga ako mapapakita. Kapapakita ko yung pharmacist na diploma ko. Oo, ako nga eh, 3 years lang, fine arts. Ito po, fine arts, 3 years, ganyan. And then yun nga, gaya ng sinabi ko, dito sa full-time client ko, ang naging, I don't know, ang naging puhunan ko, or yung kagaya din ng sinabi niya, hindi yung skills eh, yun lang, yung motivation, yung initiative na matututunan mo yung job along the way. Yun lang naman daw yung gusto niya eh. Kasi minsan kahit naman skilled ka, tapos tatamad-tamad ka, tapos hindi ka naman motivated to do kung ano yung mga pinapagawa nila, tapos hindi mo naman sila masyado sineseryoso, diba? So, importante pa rin yun. Yan, kagaya nga na sinasabi ko at ng lahat ng mga tao, mindset pa rin. Mindset pa rin talaga. Oo, tama. May question pa ba? Ayan, may question pa ba sila? Tingnan natin. So, it's already 9, magte-10 na. 5 minutes na lang. Yay. Minsan kasi okay. Para magamit mo rate para na mo lang tools na alam mo itatanggap ka na mababa rate, parang tinitesting mo lang yung trabaho. Mahirap kasi yung ano, yung tumatanggap ng mababang rate, Mary. Pag nung naranasan ko yan, di ba, tatanggap ka na mababang rate para sabi mo, matry ko lang. Kasi yung client, hindi naman siya, hindi ka naman niya kukunin for 1 week lang. Yeah. Di ba, ang ina-expect ni client is matagal. O parang mga 1 year at least, mga ganon. So parang, yung sa akin kasi nakakahiya na sabihin ko, ay, masyado mababa yung rate mo, ganyan. Eh, kasi nag-agree ka na ganun yung rate mo. So, ang hirap na mag-negotiate ulit na, ay, tinitesting ko lang kasi yung rate ko, ganun. So, parang pag maiisip mo, ang baba nitong rate na to, tapos biglang may makukuha kang client na, kunyari, $10 per hour. So, palagi mo silang mapagko-compare, ganun. Correct. Oo, hindi ka makakatulog. Oo nga. Oo, hindi ka makakatulog. Tapos pag ginagawa mo yung trabaho mo dun sa mababang rate na client mo, syempre nahiinis ka kasi pag kasi may iisip mo na, oy, kung sa kabila ko to ginagawa, one hour mataas lang yung rate, o 1 hour okay lang, tapos ganito yung rate. Samantalang dito, ganun. Oo, so parang medyo hindi siya magandang ano, cycle. Oo. Ay, oo. Yun nga, tsaka yun nga, ikaw magde-define din ng rate mo eh. So, pwede mo siya laro-laro eh. $20
per hour, ganun. Ganun. Sige, umuwi si client, diba? Oo. Kaya nga nilagay ko sa Upwork ko 25, tingnan natin. Wow! Grabe na talaga, mami. Para matakot silang, ano, kasi maraming nag-i-invite, diba? So, para matakot silang invite ako, 25, diba? Matakot talaga. Oo. Eh, just ko, deserve mo naman ang $25 per hour. Deserve natin lahat yun, no? Pagka siguro naka 1 year ka na, pwede na yun. Kasi sa so, US, okay, kasi mataas ang rate nila ng mga PE. Yeah. So, anong sabi ni Mary Fe? Which do you prefer, work full-time for a single client or get more than one part-time? Nung ako, nagpa-pray ako talaga noon na, although ready na ako to go to Dubai, to transfer to Dubai, ready lahat ng papers ko. Parang at the back of my mind, nagdadasal din ako na, Lord, if ever, kung halimbawa, bibigyan mo ako ng online full-time, hindi lang ako Pilipinas, Lord, hindi lang ako to Dubai. Mm-hmm. And nakinig si Lord. Sabi, sige na nga, huwag ka na mag-Dubai. Bigyan na lang kita ng online na full-time. Depende naman sa'yo yun. Yeah. Meron akong full-time ngayon, and then meron akong part-time. Kasi, ano, medyo hindi rin naman, madali kasi ako ma-bore. So, kapag medyo bored ako dun sa isa, pupuntahan, gagawin ko na mabilis yung isa. Oo. So, dito na muna ako. Oo, tama. pero ako kasi ayoko mag-full-time kasi tamad ako. So, part-time naman lang. Oo. Oo, may ganun din naman. Nasa sa'yo naman. Oo, depende sa'yo. If you want, yeah, full-time or online, o full-time or part-time. Depende sa iyo. Depende sa iyo. Ano gusto mo? Mm-mm. Kung kaya mo, halimbawa, kung mahal mo yung work mo, actually, marami naman, meron ako isang friend na kahit na-convince ko na siya maging PA, hindi pa rin siya kumbinsidong mag-full-time. May ganun. Oo. So, may ganun. May iba na ganun, na gusto lang nilang gawin talaga to on the side. So, walang problema. Basta importante kung ito yung gusto mo, gawin mo. Walang titigil sa'yo. Para sa ikabubuti mo yan. So, oo. I can relate to you kasi OFW din ako sa Germany. Wow, Germany. Wow, oo, Germany. Social. Someone is from Qatar din? Wow. Oo, si Ryan from Qatar din. Hello. Ayun. Po. Salamat po sa pakikinig. Oo, pwede ka na rin umuwi, Ryan. Katulad yeah, ni Janet. Yeah, sa Qatar, Sir Ryan. San banda? Doon ako banda sa ano, malapit sa Bellagio. Nang-miss ko nga ang Bellagio. Wait lang. Nag-reply ba si Sir Ryan? Tingnan nga natin. Hi, Wakra Ben. Daw. Sa akin lang siya nag-reply. Wakra daw. Wakra. Ah, Wakra. Ah, malayo. Pero may branch yung ano namin dyan. Al may Wakra. Branch. Yeah, yung hospital niyo? Yes, may branch dyan. So, ayan. O, diba? Wala na. 10 o'clock na. Yeah. Salamat po. Oo. Thank you, everyone, for listening and for joining our webinar live. Kung meron pa kayong questions, you can put it on our Facebook group naman. Tapos, andun din naman si Janet. Tapos, andun din ako. Tsaka si LJ and all the other people na working from home din. So, pwede nating i-answer yung mga questions yun doon. Diba? O, tapos yes, hindi naman kami masyadong magaling ni Janet mag-English, di ba? So, hindi requirement ang magaling mag-English. Yeah, mm-hmm. Hindi naman siya requirement. Ang importante na kukomprehend mo kung ano yung sinasabi ng clients. And then, ang isang tip is, i-record mo yung, usually kapag may Skype call ako, lagi talaga naka-record para may babalikan ako after. Oo, kaya sa Zoom kami, hindi ako naman si Skype kasi nahirapan yeah ako i-record si Skype. Pwede naman i-record si Skype, Mami Tash. Oo, mas madali kasi kay Zoom. Hindi ko talaga kaya ang Zoom, Mami Tash. Nawawala talaga ang audio. Oh, weird. Bakit kaya gano'n? Huh? Sa akin hindi kasi talaga friends. Okay na okay si Zoom sa akin. Oo nga eh. Oo, diba? Tinayon, hindi ko ngayon, talaga alam. Diba? Ang ginagamit. So, pag hindi mo alam, maganap ka na ibang oo, ways. Oo, so depende diba lang sa yun. Oo, diba alam mo naman tayo, ang dami nating ni-research dati, diba? Yung correct for video editing. Oo, naalala mo yun. Correct. And then, yung isa pa yung sa audio. Yung oo, pati yung sa audio editing. Ay, hindi pala okay. Oo. Correct. Hindi pala ito okay. Ito na lang, gamitin natin. Oo, so pero trial and error. Research. No, hindi po ako hamad, Sir Ryan. I wish hamad ako. Super as in, I wish. Ano yung hamad? Isa po siyang magandang ospital sa
sa Qatar. Oh. Hindi po ako dinala ni Lord doon. Pero okay lang, puti rin naman. Siguro hindi talaga ako pang doon. Oo, ayan. So, thank you again, everyone. So, pag may questions kayo, just go to our Facebook group or yung Facebook page ko na Mommy Tasha. Doon kasi ako palaging nagpupunta, usually. So, thank you so much din, Janet, for sharing your story. Yay! Thank you for you, Mommy Tash. Thank for you. Everything. Thank you din. So, good night, everyone. Bye-bye. Yes, thank you. Bye-bye.